Yo, what's up, kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Gagawa lang tayo ng si Tom Vlog kasi medyo sumamain nga nun yung pakandam natin yung nakaraan. Nagre-recover pa lang tayo gawa ng ano. Meron tayong ano, nakain siguro na hindi, ano, hindi maganda at ano. Hindi ano, kumbaga, hindi na pwede sa atin. So, hindi natin alam. So, pero may naisip na kung anong hindi dapat. So, iwasan natin yun. So, kala ko kasi ano, pwede pa. So, kailangan nang iwasan sa susunod. So, sa lahat ng viewers natin dyan, so, ingat tayo ng kinakain natin. Lalo-lalo na pag, ano, pag nagkakaedad ka na. Medyo, nag-ano pala, nagiging masela na pala yung, ano, yung mga, sabi ko nga, yung dati nating nakakain na parang akala natin okay pa. Ngayon pala, medyo naging, ano, nagiging masela yung, ano, yung katawan natin. So, ngayon ka lang napagtanto mga may. So, kaya, ingat. Ingat talaga kasi mahirap talaga magkasakit. Lalo na hindi mo alam kung ano yung ano, ibibigay sa'yo ng sakit doon sa kinakain natin or yung intake. So, kaya, patnubay ng magulang. Kung ba hindi, kumbaga, ano, ingat lang tayo sa mga natin talaga. Sa mga kinakain. So, yun. Ngayon, ano, since na shoot tong vlog, gagawa tayo ng ano ng revenue update. So yung mga vloggers na ano sinelect ko is ano to lahat to sa ano sa Bukana, mga Bukana vloggers. So syempre ano yung party ng Sword Family. So pito po ang ano ang sinelect natin. At itong ano pag-uusapan natin is hindi ko po kinuha sa Social Blade. So kinuha ko siya by the views. So naggawa tayo ng sarili natin tabulation tapos yung ano yung per 1k views niya is ano tagito ay nagre-range siya ng 0.85 up to $1 para makita natin yung gross revenue range ng ano nung sahod nila. So yung gross revenue na yon is gross pa. Ibig sabihin hindi pa kasali din yung mga deductions or adjustments sa mga ano sa mga revenue nila. So itong ano natin na binibigyan natin ng details estimation lang po to. So ito po is pure sa vlog. Hindi po kasali dito yung views sa live stream, super chats, mga super stickers, super things, mga join button, hindi po kasali dito ang revenue. So pure sa vlog lang to na i-discuss natin para at least ano makita natin kung okay ba yung tinatakbo ng ano nila channel nila when it comes sa vlogging or hindi na. So baka may mga viewers tayo na pinapatronize tong ano i-discuss natin. At least makita niyo po yung ano yung performance ng ano ng pinapatronize natin ano vlogger. Kung okay pa nga o hindi na yung channel nila or kailangan talaga ng suporta. Kasi meron tayong nakikita dito na ano na masipag sa pag-upload, kulang lang talaga sa suporta. So let's dig in mga kamay para at least ano ma-discuss natin yung mga vloggers. Tapos ato at the end of this discussion so nirerank natin siya ng ano ng from ano rank 1 up to bottom so para at least makita ninyo kung sinong nanguna sa taas. So okay, unang vlogger na ano natin pag-uusapan which is makikita niyo po lahat ng details dito sa harapan para at least makasunod kayo sa sinasabi ko. Unang vlogger walang iba kundi si ano Hansek Official. So meron na silang subscribers count na 107k. So, ang total uploads nila, which is ano, until March 29. So, kung mayroon mo siyang bagong upload, hindi na po siguro kasali yun. Meron na silang 24 uploads na ano na ginawa. So, ang views count nun is umabot na po siya ng 544,600 views. So, si starting na yan sa from March 1 up to March 29. So, yun na po ano, ang nakuha nilang views. So, pag kinuha natin ano, yung per 1k views niyan sa 0.85 tapos ano, $1, ang gross revenue range nila sa dollar is umabot siya ng $462 up to $545. So, pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, which is ang palitan niya ngayon is 54 something plus. So, linesin natin or re-round up natin sa pinaka-list, which is 54. Umabot siya ng ano, ng 24,948 up to 29,430 pesos. So not bad kung ano kumbaga kung ibibase niyo sa ano sa channel Nansek, medyo mababa yan. So pero kung sa tulad namin talaga na ganyan ano ang lalo na sa vlog, kung ganyan naman kukuha namin is
goods na yan. So hindi na yung pahindihan kasi mahirap po makagain ng ganyang anong revenue. Tulad sa, lalo na sa vlogging lang, sa puro uploads, wala sa live stream. Yan, sobrang ano yan, malaki na po yan. So yan po ang ano, potential na revenue. So hopefully yan ang ano, ang nakukuha ni na Hansik na minimum at least. So kasi goods na yan kung sa minimum, kung maximum mas double o triple pa dyan kung ano, kung papalarin. So next, at ano, malaki na yung channel na ano, ni Hansik. So dapat lang talaga na ano, talaga establish yung channel nila sa 107k. So pero mas malilit kasi ng nilang views kung kumpara sa subscribers count. So yun, next tayo si ano, si Lali, si Kapayaso TV. So meron siyang subscribers count na 32.8k. So ang total uploads niya is 13. So pag kinuha natin views count niya, that's 149,200 views. So pag kinuha natin yung gross revenue range niya, that's $126 up to $149. So pag kinuvert natin yan sa Philippine peso, that's 6,804 pesos up to 8,046 pesos. So ito pag ganito, it's just ano, parang nagle-level lang to sa amin yung ano, yung mga revenue na ganito. So sabi ko nga sa inyo, ang pag dumating ang vlogger sa 30k na subscribers, may chance na talaga na establish siya. So kumbaga magkakaroon siya ng chance na at least $100 pataas na ano, na revenue pag masipag po mga kamay. Pag masipag, pag hindi po masipag ay hindi niya talaga masasahod. So tulad dito nangyari kay Kapayaso, di ba? So tracing upload, so may ano talaga, may chance talaga siya makasahod kahit papaano. Pero mababa po 'yan sa nakukuha ni Kapayaso kumpara sa mga previous months. So ano 'yan, mga minimal maliit siya kumpara sa takbo ng channel niya ni Kapayaso before. So tsaka ano, medyo ano, konti yung upload niya ni Kapayaso kumpara sa dati. So hopefully mas ano pa, lalong sipagan kahit nasabi natin ano, napakahirap ngayon ng ano, ng RPM at views. So wag sana tayong ano, yung panghinaan ba or ano, tamarin sa pag-upload. So next, ito si Kuya Dagul Official. So Kuya Dagi, meron siyang subscribers count na 60k. Yo, pasok na pasok oh. So kaka 60k lang ni ano, Kuya Dagul. So congrats. So meron siyang total uploads sa 20 uploads. So ang views count niya is 113,000 views. So pag kinuha natin anong revenue range niya, that's $96 up to $113. So pag kinumbert natin niya sa Philippine peso, that's 5,184 pesos up to 6,102 pesos. So ganito ng ano, kung ganito yung sahod ni Kuya Dagul, grabe. Sobrang ano, sobrang layo nung ano, nung revenue niya kumpara dati sa ano, sa mga previous months. Kasi sabi ko nga sa iyo, 'di ba, na-discuss natin na nagkaroon ng chance si Kuya Dagul na maka 60k data. So kumbaga, kung ikukumpara niyo dati tapos ngayon, sobrang baba talaga. So hopefully hindi pa naman tapos yung ano, yung buwan, meron pa ng 2 days. So malamang may chance to na makasahod at isa ano, minimum o sa kumbaga itong sana itong minimum niya or ano, or mas mataas pa diyan. So pero ako based on my assessment dito sa Kuya Dagul, malamang sa malamang makasahod to. So kaya kasi ano na naman natin to estimation. So yun, next tayo na napag-uusapan, ito si ano, Tolitz Libre Official, si Katolitz. So meron siyang subscribers count ng 11.8k. so ang total uploads niya is 15 uploads. So pag kinuha natin ano, yung views niya, views count, that's 103,800 views. So pag kinuha natin yung gross revenue range niya, that's $88 up to $104. So pag kinuvert natin yan sa Philippine peso, that's 4,752 pesos up to 5,616 pesos. So sa tulad ni ano, Katolitz na ano, na kumbaga bago pa lang sa ano, sa YouTube, ilang buwan pa lang siya. Start January, February, March, so 2 months. So medyo ano siya, okay na siya, pero syempre we are ano, hoping for the best ano, sa vlogging syempre. Laging mindset natin na malaki ang ano, ang tinatarget natin, objective natin, as much possible na kaya nating ano, mataasan yung ano, yung revenue natin, eh talagang ano natin, kukunin natin. Pero
Siyempre nga, kailangan din talaga ng ano ng solid na suporta ng mga viewers. So pag walang ganoon at vlog ka ng vlog eh hindi ka rin talaga ano tatalubo. So yun, hopefully masuportahan po yung ano mga binabanggit natin lalo na lalo na ng ano mahihina tulad ko. So yun, mahihina views. So tsamba-tsamba lang ba. So next, ito yung panlima, si Chong Luis TV. So meron siyang subscribers count na 36.8k. So ang total uploads niya is 21 uploads. So views count ni Chong Luis is umabot ng 50,431 views. So pag kinuha natin gross revenue range niya, that's $49 up to $58. So pag kinuha natin ano ang conversion niyan sa Philippine peso, that's 2,646 pesos up to 3,132 pesos. So pagka ganitong revenue ni Chong Luis, eh hindi talaga makakasahod mga kamay. So halos kalahati. Pero tingin ko may chance to na makasahod kasi sabi ko kasi hindi pa kasama dito yung ano yung super chat tapos mga revenue sa ano sa views sa live stream at the same time mga membership. So malamang sa malamang maka-hit kahit paano ng ano ng sahod si Chong Luis. So hopefully ano mas umakyat pa kasi ano si Chong isan naman eh halos daily upload tas may live stream. So ano lang talaga suporta lang talagang ano ang kulang. So sakop sa content, alam niyo naman po yung content ni Chong Luis na talaga sa pangisda tapos minsan sa ano yung nagaroon sila ng rescue. So like before nung nakita ko yung mayroon silang rescue at nag-trend yung ano yung views niya doon. So umabot siya ata ng 32,000 na views and counting. Tapos meron siya nag-viral before na half million niya. Half million ang ano inaabot. So makachamba lang talaga ng ganun na every time na kuwari sa loob ng isang buwan makachamba ka ng dalawa-dalawa ng ano ng trending talaga na malaki. Maganda-ganda ang tatakbo ng channel mo. So eto yung ano yung pang-anim mga kamay si Kawelder Official. So meron siyang subscribers count na 15.4k. So ang total uploads niya, grabe mga kamay. Napakasipag. 43 uploads po si Kawelder. So ang views count niya dyan sa 43 uploads is 11,387 views. So pag kinuha natin yung gross revenue range niya, that's $9 up to $11. So pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, that's 486 pesos up to 594 pesos. So grabing baba. Kahit na sobrang sipag ni Kawelder. So kulang lang talaga sa suporta. At alam niyo naman mga kamay na si Kawelder sa mga viewers natin dyan, siya po ang gumagawa ng ano natin ng food cart. So siya po ang ano mag-upload ng updates sa ano sa food cart na pinapagawa natin kasi yun po ang isa sa mga pangarap natin na natupad. Yan po ay katas ng YouTube. So gusto talaga yan talaga gusto ko na concept na magkaroon ako ng business na small business na food cart. So pinagawa po natin kay Kawelder at siya din nagbo-vlog. So pwede niyo po yan na suportahan si ano si Kawelder sa magiging niya update sa ano natin sa food cart hanggang sa mabuo po siya tapos makabitan ng ano ng motor kasi ita-travel po yan dito sa ano sa amin dito sa Laguna. So kulang na talaga mga may sa, ano, sa suporta. Grabe kasi pag ito yung isa sa mga vlogger na hindi talaga tumitigil sa pag-vlog kahit na ano na mahinang views tuloy-tuloy lang. So talagang ano darating ang time talaga na kumbaga ang fruits of labor darating niyan sa tamang panahon. So hopefully soon makamit ni Kawelder aside sa ano kasi meron naman talaga siya pinagkukunan ng source of income which is yung trabaho niya na machine ay ano welding mechanical lahat jack of all trades to si Kawelder ano sobrang sipag. So kumbaga when the Jew is ano is kumbaga when the payments due you need to pay it parang ganun lang. So yun parang ganun lang sa career pag sobrang sipag mo na tapos ano talagang may time talaga na i-reward ka. So ganun siya. Ito yung pinaka no last sa nasa listahan. Walang iba kundi si ano si Jerwin Official. So meron na siyang subscribers count na 8.85k. So ang total uploads ni ano ni Kadulabasa is 21 uploads.
So, ang views count niya is 31,548 views. So, pag kinuha natin yung gross revenue range niya, is pumapatak siya ng, ano, ng $26 up to $32. So, pag kinuha natin yung, ano, ang conversion niya sa Philippine peso, that's 1,404 pesos up to 1,728 pesos. So, ito si Katerba sa mga may, pag ganyan na yung sahod, eh, hindi talaga siya makakasahod kasi alam niyo naman na ang minimum revenue para makasahod ng isang vlogger is $100 at least. So, kumbaga, malayo, kumbaga lahat ng gidiscuss natin medyo ano, halos yung iba isa parang taglit makasahod. So, kaya ano talaga, ang iba masipag kasi itong sinilay ko mga may nag-anto eh. Nag-upload, kumbaga active yung mga channel, yung mga ano nila, yung YouTube account nila. Talagang sa ngayon talaga sobrang ano hirap makakuha ng ano ng viewers or views sa channel, kumbaga hindi natin alam kung ano nangyayari sa system ng ano ng ano ng YouTube kasi syempre may mga ano tayo may mga ina-analyze na bakit ano hindi nagno-notify or nakikita yung mga uploads kahit na naka-ano na siya, naka-enable na yung ano, notification. So, isa yun sa mga ano, dahilan bakit hindi na nasisilip o nakikita ng mga ano, mga nakasubscribe. So, ang akala, tumigil na. Yun pala, grabing active. Tulad ni Gawelter, active na. Super active yan sa, ano, sa Pugo Vlog. So, yun. At, naibigay ko na lahat ng listahan. Siyempre, ano na natin. Iraranking na natin kung sino nasa ano, sa top 1 up to bottom 7 kasi lagi nating ano na dinidiscuss is 7 lang kasi lucky 7. So nagkaroon ng ano ng segue na ng resemblance. So ito, makikita niyo ulit dito sa screen ang una sa listahan, walang iba kundi ang Hansek Official, pangalawa si Kapayaso TV, pangatlo si Kuya Dagol Official, pang-apat si Tolis Libre Official, panglima si Chong Liz TV, pang-anim si Jerwin Official at ang pinakalas ay si Kawelder Official. So, yan po ano ang ranking natin from top 1 up to bottom 7. So, kung sino po yung pinakamasipag mga kamay magano mag-upload, yun ang nasa bottom which is nga si Kawelder. Grabe nga, kahit i-check niyo yung ano yung channel niya. Ganyan ang upload niya, 43. Sa loob lang yan ng March mga kamay. Hindi pa tapos yung ano. Yung Marso meron pang 2 days. So hopefully po lahat ng ano ng ano mga viewers natin sa lahat ng Sword Family na sumisilip sa natin sa channel natin. Hopefully masuportahan niyo po ang ano ang mga vloggers na dinidiscuss natin hindi lang po sa akin. So kahit man tayo ay ano nagaano din tayo nagsisik din tayo or naghahanap din tayo ng suporta sa mga viewers na masuportahan nga o mapanood ang mga vlogs natin. Yun nga sabi ko nga sa inyo, pag habaan niyo po 'yung ano 'yung panonood ng vlogs natin at huwag kayong mag-skip ad kasi doon lang kami nang ano talagang kumikita. Wala na pong ibang source sa vlogging kundi 'yun po 'yun. 'Yung panonood ng mahaba at saka ano 'yung hindi nag-skip ads kasi 'yan ang talagang ano pinaka source niya sa vlogging. So, 'yun mga may at hopefully nagbigay sa inyo lahat ng ano ng impormasyon dun sa mga vloggers na diniscuss natin kasi mga viewers natin diyan baka may nagpapatronize dito sa mga vloggers na diniscuss natin. So yan na po yung ano performance channel nila sa loob lang po yan ng March. So pwede pang ano magbumawi ng April onwards. So hopefully magsitalubo yung mga ano namin mga channel namin later on. Kung hindi man ngayon, later on syempre bahoy-bahoy na lang. So at the same time, ito nga lagi kong sinasabi na abangan nyo po yung panonood. Don't skip ads. Kasi sabi nga ni Bidogs, dyan lang kami nagkakaroon ng earnings or revenue. Kaya sobrang thank you. At maraming salamat talaga sa ano, lahat ng sumusuporta sa channel natin. Lagi na andyan ng mga nanood sa viewers. Tapos solid na support na laging pupunta sa premium natin, sa vlogs natin, sa ano, sa live stream, sa grupo ko sa Tuners Gang. Sobrang thank you talaga sa walang sawang support talaga na ano na binibigyan sa akin. Tapos sa mga tao na nabibigay sa atin ng mga blessings, sobrang thank you. And hopefully,
makabawi man, hindi man ako makabawi sa inyo o sa ibang kapamaraanan lang, which is sa community natin. So makikita niyo po yan, hindi man ngayon, sa mga susunod na araw. Kaya sobrang thank you po talaga, and see you sa next vlog natin. So gusto ko ng vlog sa labas, gawa ng ano, syempre meron naman tayong ano, pamundo. So magpapasaya na naman tayo sa labas, mga kamay. Kaya nag-ano lang, papalakas lang tayo kasi kailangan natin makarecover ng ano, ng talagang 100% sa ano, atisan tayo kasi may init sa labas. So God bless us all. Kita-kits tayo sa sunod na vlog, mga kamay.